Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nahigit ni Yura ang kanyang hininga nang marinig niyang may hinang katok sa pinto ng kanyang silid. Hindi nagtagal ay bumukas iyon at pumasok si Franco. Naabutan siya nitong nakaupo sa armchair malapit sa sliding window. Sa tulong ng liwanag ng bedside lamp ay naaaninag na ito. Wala na itong suot na coat at tie. Ang puting long sleeve polo nito ay hindi na rin nakatuck in sa slacks ito. He looked tired and stressed out. "Hey, nag-aalala ako sa'yo. Aliga ka kaninang umaga kaya nakialam ako sa mga gamit mo. I was hoping I could help you in some way." Iniabot niya rito mga litratong nakuha niya. Kinuha nito sa kanyang hawak niya at sandaling pinagmasan ang mga iyon. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang tingin nito. Wala siyang mabasang ekspresyon sa muka. "Anong gusto mong malaman?" Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa ang narinig. Inasahan niyang siya ang tatanungin nito tungkol sa alam niya. "Everything." Humugot ito ng malalim na hininga at nagmas siyang umupo sa gilid ng kama. "Irish was my fiancé." Sumagi na sa isip niya iyon noong makita niya ang lumang litrato. Ina-anticipate na niyang maririnig niya iyon mula sa bibig ni Franco. Subalit masakit pa rin pala kapag harapan na nitong inamin iyon. Pinigilan niyang maluha. It wasn't the time to whine. Naroon sila para mag-usap. May palagay siyang hindi na mauulit ang pagkakataong iyon, kaya mainam na tiniisin muna niya ang anumang sakit na nadarama at madaramas niya sa mga naririnig niya. Kung may konsolasyon man siya, iyon ay ang kaalamang hindi kasalang mga ito. "I met her in Miami. I fell in love with her. Inalok ko siya ng kasal at tinanggap naman niya. Akala ko may magandang kinabukasan na naghihintay sa akin, sa aming dalawa. But I was wrong. Isang linggo pagkatapos ko mag-propose, nalaman ko na may relasyon pala sila ng aking kapatid." Pagak na tumawa ito. "Hindi, may relasyon na sila bago ko palang nakilala si Irish." Naalala niya nang sabihin nito na patay na ang kanyang kapatid. Ayaw man niya magsalita ay hindi niya napigilan ng kanyang bibig. Pinatay mo ba siya?" Mapait na napangiti ito. "Sana, ginawa ko. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa nang makita ko silang magkasamang dalawa. Pero may mas malaki pang sikreto ang nalantad at kailangan kong harapin." Sinulya pa nito ang larawang hawak. "Ang kapatid ko ay isang drug lord at ipinadala niya sa akin si Irish ng may dahilan. Miyembro ako ng SWAT at marami akong koneksyon, hindi lang sa police department. Kailangan ni Francis ng mata at tainga para malaman ang kilos ng pulisya at ang pinakamadaling biktima ay ako. Huli na nang malaman ko ang totoong pagkatao ng babaeng minahal ko at ng kapatid ko. Nang malaman ng pamilya ko ang totoo, it broke them. Ikinamatay iyon ni Mami. Hindi pa man kami tapos sa pagluluksa, na-assign ako sa pagdakip sa sarili kong kapatid." Lumunok ito. Waring pinipigil ang emosyon. Nagyuko ito ng ulo. "Napakahirap. Mas madali pa ang patayin ko siya kaysa pagbayadan niya ang kanyang nagawang kasalanan. But I chose the letter. Pinili kong magpakatao at harapin ng katotohanan. Sumama ako sa team para hulihin siya. Pero nandoon si Irish. Hindi siya pumayag na mawala sa kanya si Francis. Ako dapat ang papatayin niya. Pero kinuha ni Francis ang bala na para sa akin sana." Nanginig ang boses nito sa huling sinabi. Bumuka ang kanyang bibig, subalit walang salitang lumabas mula roon. Ang nais niyang malaman ay ang tungkol kay Irish, ngunit higit pa roon ang sinabi nito. Kung sa ibang pagkakataon, iisipin niyang inililihis na lamang nito ng paksa upang hindi niya malaman ang totoo. Pero hindi pa niya nakita ang kahinaan ni Franco. Ngayon lamang gabi. Ang mataas at mamatag na Franco ay nakaupo sa harapan niya at ipinapakita ang kahinaan. At masaya siya sa nagtanong siya. May bago na naman siyang nalaman sa pagkatao nito, ang kanyang mga sikreto ng nakaraan. Mahabang sandali ang lumipas na tahimik lamang ito. Tila sinasariwang ipinahayag. Hinayaan lamang niya. Sa mga sandaling iyon, batid niyang walang salita na makakapagpagaan ang loob nito. Hindi na nito kailangang ilahad sa kanya ang detalye ng kwento. Nauunawaan niya ang lahat at hindi niya napigilang masaktan para dito. Napagtanturi niya kung gaano siya kadamot.
There she was, overthinking their relationship when he had been silently licking his own wounds all along. Maya-maya ay narinig niya uli ang tinig nito. Totoong gusto ko siyang mamatay. Sobrang sakit ang ibinigay sa akin ni Francis. Hindi na tungkol sa aming dalawang problema. It escalated so fast that it involved innocent lives. Pero namatay siya para sa akin. Namatay siya sa mga bisig ko. At ang huling binitawan niyang salita, sorry. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamay nito, hindi alintanang nalukot ng hawak nitong litrato. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko matanggap na ganoon lamang niya kadaling tinakas ng lahat. Franco. Wala siyang salita na masabi para makapagbawas ng sakit na nararamdaman ni Franco. Pagkatapos ngayon ko na-realize na useless ako. Hindi ko maprotektahan ang mga taong gusto kong ingatan. Hindi ko siya mapatawad. Ganoon din ang sarili ko for letting everything happen. Kung buhay siya, anong gagawin mo? Nag-angat ito ng tingin at pakiramdam niya ay nadurog ang puso niya nang makita ang namumuong luha sa mga mata nito. Susuntukin ko siya hanggang mamatay. Tiimbagang nasambit nito. Masyado siyang unfair. Mas magaling pa siguro kung akong namatay. Bearing all this guilt, all of the remorse and pain for as long as I live is just too much. Bakit kailangan ako magdusa sa mga kasalanan niya? Bakit hindi ako pwede maging masaya? Pinagsisisihan mo na ikaw ang nabuhay at hindi siya. Sabi mo humingi ito ng sorry sa'yo. He really meant it. Bakit sa palagay mo na ibinigay niyang sariling buhay kapalit ng sa'yo? Hindi mo ba naisip na baka mas pinili niyang mabuhay ka dahil alam niyang mas deserve mo ang mabuhay kaysa sa kanya? That you deserve to be happy? Don't throw that cliche at me. What do you know about any of it? You? A brat? Hindi nito itinuloy ang sasabihin. Nasaktan siya, subalit binaliwala iyon. Tama ka. Wala akong alam sa mga nangyari sa'yo para magsalita ng kung ano-ano. Then shut up. You're the most insufferable man I have met. Pahayag niya. You're pushy, arrogant, and I don't know how to deal with you. I know. Sagot ni Franco sa sinabi ni Yura sa kanya. Her words couldn't hurt him. It was too much to hope that she would continue to care for him or to learn to love him. Pinahid niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya gusto mangyari iyon. Ang plano lamang niya isabihin kay Yura ang tungkol kay Irish. Wala nang iba. But fuck his big mouth for telling her more than she needed to know. Fuck that picture of the three of them for making him remember again. Bumigay siya at hindi na niya mapaglabanan ng emosyong matagal na panahon niyang kinimkim. But I fell in love with you. I love you. Ani Yura sa mababang tinig. Kung mayroon akong ipagpapasalamat sa nangyari sa'yo, iyon ay ang pagdumating ka sa buhay ko. Oh, sasabihin mong cliche na naman ang sinabi ko. Bahala ka sa buhay mo. He swallowed the emotions created by those words. He laughed and cried as he stood up and hugged her tightly. Napakasimple lamang ng mga sinabi nito, ngunit pakiramdam niya ay tumuwid ang buluktot ng paniniwala tungkol sa buhay niya. This woman was his only salvation. He realized that now. He had been wanting to protect her when she'd been the one protecting him all along. I love you. Madamdaming pahayag niya. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap nito, ang mga luha nitong bumabasa sa kanyang dibdib. Ito ba talagang gustong mangyari ni Francis, ang kanyang kalikayahan? Paano mo nalaman ang tungkol kay Irish? Tanong kay Yura ni Franco habang magkatabi silang nagsasalo sa almusal. Hindi agad siya sumagot at tumingin lamang dito habang inunguya ang pagkaing nasa bibig. Nang nagdaang gabi, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan pang tungkol doon. Nanaig ang pangangailangan nila sa isa't isa, kaya't ano paman. Natigil siya sa pagnguya at nag-init ang kanyang mga pisngi nang maalalang naganap. They were kissing and caressing each other all night. Well, they almost did it again. Dangan lamang na nangangamba si Franco na masaktan siya at ang baby nila kaya hanggang touching lamang sila. Yura, nakilala ko siya sa clinic ni Dr. Luna. Hindi na nito kailangan magsalita para malaman niyang reaksyon. Kakatuwang ang isang seryosong pag-uusap ay makapagbibigay daan upang mas makilala pa niya ito ng lubos. One of his eyebrows just twitched but she now knew better. Tiyak na sa munting paggalaw lamang ng kilay nito ay napakarami na itong naisip. Plano, dahilan at kung ano-ano pa. Pinagmasdan niya ito. Hindi nito mapatawad ang babae subalit minahal din nito iyon ng lubos.
Alam niyang mahal siya nito, pero hindi pa rin niya napigil ang ikumpara ang pagmamahal nito sa kanya sa pagmamahal nito kay Irish. May natitira pa bang pagmamahal yan sa puso mo para sa kanya? Ngumiti ito. Jealous? I remember you telling Steven I meant nothing to you. Nakikinig ka sa amin? Inirapan niya ito. Nais niyang matawan ng bigla ay parang hindi nito malaman ang gagawin. Hinawakan ito ang kamay. I was confused back then. Hindi dapat mahulog ang loob ko sa iyo dahil... Hindi tama. Natakot kang matulad kay Steven na minahal at ipinaglaban si Kendra. Franco, sweetie, rules are made to be broken. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito at puno ng pagmamahal na pinagmastan siya. This. Anitong inilapit ang palid sa kanyang tiyan pagkatapos ay sa kanyang dibdib. And this has found a way to warm my heart that once was cold. Daman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Wala sa pagkatao ni Franco ang maging romantiko. Iyon ang akala niya. Ngayong naririnig niya ang matatamis sa mga salitang iyon, ay hindi niya naiwasang mahiya. Hindi nila kailangan ng mahabang usapan upang magkaunawaan. Even the simplest words were enough to make them understand each other. Ah, pero parang nakakahalata na siya. Inirapan niya uli ito. Iniiba mong usapan. Wala na akong nararamdaman para kay Irish. Kung mayroon man, hindi yun pagmamahal. Good answer. Aniyang tumaas baba ang kanyang kilay. Napapailim na ngumiti na lamang ito. Not far from that well-secured and heavily guarded house, Irish watched as the huge metal gates opened. Dalawang sasakyan ang lumabas mula roon. Hindi niya napigil ang mapamura. Ilang araw na siyang nagbabantay roon, ngunit hindi siya makahanap ng magandang pagkakataon. Binuhay niya ang makina ng gamit niyang sasakyan. Sumunod siya sa mga iyon sa distansyang hindi mapapansin na sumusunod siya. She lost the chance to get to Yuri Ramos, the woman who would be Franco Sarmiento's downfall. Alam na niyang nasa loob ng bahay na iyon ang babae. Ang akala, huli na lang malaman niyang nag-resign na ito at ngayon ay binabantayan pa ito ng lalaki. Ilang buwan ding laman ang balita ang babae dahil nabanggit ni Mayor Perez. Hindi niya lubos maisip na may kaugnayan ito kay Franco. Kaya hindi ito kabilang sa plano niya noong unang magpunta siya sa bansa upang sirain ang lalaki. Nang malaman niya pumalpak ang plano niya, bumalik siya sa Pilipinas. At sa kanyang pagbabantay, ay nalaman niya nakikita ang dalawa. Sa pagsunod-sunod niya ay nalaman niya ng sasamang mga ito. Hindi siya makalapit dito. Bihira itong lumabas ng bahay at kung lalabas man hindi ito nag-iisa. May dumating na pagkakataon sa kanya na masundan niya ito sa ospital. But it failed her again. She couldn't risk being seen. Isinasakripisyo na niya ang kanyang sariling kalayaan para lamang pabagsakin si Franco Sarmiento. Hindi sapat na mamatay lamang ito. Dapat itong maramdaman ang sakit ng mawala ng minamahal. Napatay niya si Francis dahil ng lalaking ito. Napatay niya ang lalaking pinakamamahal niya dahil ng lalaking ito. Kaya pagbabayaran niya si Franco. Siya mismo ang kakalabit ng baril para sa ulo ng babaeng minamahal nito. Lalo na ngayon na magkakaanak ng dalawa. Dobleng sakit na mararamdaman ni Franco. OMG! Nasa kapahamakan na naman ang buhay ni Yura mga kafelisidad. Anong gagawin ni Franco kapag may nangyaring hindi maganda sa mag-ina? Abangan!